Vibes! Kamusta kayong lahat? Ngayon, pupunta tayo sa Quiapo, sa Paterno Street. Medyo kinakabahan ako kasi Linggo ngayon, so hindi ko sure kung marami bang tao or hindi ko alam. Pero sana, naunti lang yung tao. Kukommute lang ako. Hindi ko pa kasi kayang mag-drive papunta doon. Hindi ako ganun ka-sure kung safe ba or may parking ba doon sa area. Salamin kong ginagamit, nasira na din siya. More than 1 year na din siya sa akin. Tapos, hanggang ngayon, marami pa rin nagko-comment doon sa last video ko. About dun sa pagbili ko or pagpapagawa ko ng salamin dun sa Paterno Street. So, ito, para medyo updated kasi last year, November pa yung vlog na yun eh. So, hindi na siya ganun ka-updated. Marami nagtatanong kung hanggang anong oras daw open. As well as yung contact details nung pinagawan ko kasi nawala ko na yung calling card. Pero, ayan, ito, pupunta tayo. Hopefully, nandun pa yung pinagawang ko, yung AMK. So, ayan, samahan nyo na lang ako, figure out natin to kasi pupunta ako dun sa new normal. Ayan, dahil, I'm not sure kung limited na ba yung stores na bukas dun. So, samahan nyo na lang akong i-figure out yung mga pareho nating tanong. Let's go! JR. Hi po, dito na sa AMK. Hi ka kuya, JR. Ayan. Invite mo po sila, dito ako nagpapagawa lagi. Sa bali iba ng street to, hindi na siya Paterno, di ba? Santa Cruz na nakasakap. Pero kaya po pa rin. Oo, kasi Kanto yung building. So yun. Hi. Kapuha na po kayo dito sa AMK Opticalus. Okay. Guys, ayan, nakabalik na nga ako. Actually, kaninang tanghali pa yon pero ngayon eh, gabi na. So, ayan, flashback lang tayo doon sa mga kaganapan earlier dahil hindi ako masyadong nag-vlog, like, nagsalita in front of the camera doon dahil alam naman natin na maraming tao sa Quiapo at sa palibot pa ng Quiapo. So, technically kasi yung building na yon, yung building na pinapagawan ko ng salamin, eh, dulo siya ng Paterno. So, parang street na siya ng Santa Cruz. Ang dami nagtatanong regarding sa contact details, kung anong oras sila nagbubukas, nagsasara, kung bukas pa ba sila ngayong pandemic. Well, lahat ng question nyo, tignan nyo na lang sa description box. Sinagot ko na po doon, Pero kapag may hindi pa man ako nasasagot or may gusto pa kayong malaman, sige, comment lang kayo. So anyway, ayun. Itong glasses na to, pinagawa ko na to last year pa. Yung unang-una kong vlog. Kung hindi mo pa napapanood, click mo lang. Hindi pa alam kung saan ko lalagay. Basta dyan sa taas. Yun, yung unang kong vlog sa Paterno Street. Budget-friendly eyeglasses or affordable eyeglasses yata yung title. Nasira lang siya, so pinapalitan ko lang siya ng frame. Same frame pa din siya, so ito eh, nagkakahalagang 350. Pero, yun nga, bibigyan ka talaga nila ng discount, so 300 na lang nila binigay sa akin.
Etong salamin naman na to, ito talaga yung pang-araw-araw na ginagamit ko. Kapag nasa work, ganyan, or kahit nasa bahay lang, ito yung ginagamit ko. Actually, iniingatan ko siya kasi nga, favorite glasses ko siya. Mahilig ako sa mga ganito, yung parang translucent. Ayun, nasira siya nung nakaraang araw habang nasa office pa ako. Buti meron akong spare glasses na lagi kong dala. Ito yung pambahay kong glasses. O, di ba may pambahay na glasses? Ito, parang ano kasi siya eh. Mas matibay siya kumpara sa gantong klaseng frame na plastic. Yun, may tendency na ma-bend pero hindi siya humuputok kagaya ng mga plastic na frame. So, 350 ulit pero yun nga, may discount. So, 300 na lang siya. Next naman, nagpagawa yung tita ko, nagpasabay siya. So, pinadala niya lang yung eyeglasses niya sa akin, doble vista yun. Tapos ako na lang din namili ng frame na feeling ko bagay sa kanya. Yun, lens and frame siya, so 600 pesos yung inabot nung kanya. And then dahil gusto ko nga talaga ng mga tinted na glasses, parang naiinganyo ako sa kanila kasi bukod sa stylish siya. Stylish siya! So, ito yung sunod ko namang binili doon. First time ko talaga nagganto na frame, yung parang ewan ko anong tawag sa ganitong klaseng frame. Pero first time ko to. And ito kasi, hindi ko ma-explain kung anong shape siya, pero yun. Bumagay naman. Nahanap ko lang yung frame na nagtitingin ako and then naisip ko na parang gusto ko ng blue naman na lens. Kung tatanungin mo ako kung blue rin yung paligid ko, hindi po ganun siya ka-blue dahil meron siyang ano eh, meron siyang level ng darkness. Kung ganito ka-blue is B. B daw yung tawag nila. Yung A, mas light. Yung C, medyo mas madilim na siya. Ito, letter B lang din siya. So, okay naman siya. Hindi siya dilim kapag suot mo. Actually, pwede ko nga siyang pangloob ng bahay. Ito, ang damage nito ay 600 pesos. Ang nagastos ko, ang total damage ay 1,800 pesos. Ha? Sa isang salamin? Hindi, sa lahat na yun. Hindi lang isang salamin yun. Papakita ko ulit sa'yo, ah. Itong suot ko, yung isa kong tinted, yung isa kong eyeglasses, at yung salamin ng tita ko na nagpasabay. Apat na salamin na yun, 1,800. Dalawa sa apat, eh, bago talaga. Dalawa naman, pinapalitan ko lang ng frame. Sa mga nagtatanong kung bukas ba sila every Sunday, Saturday, kung ano mang araw yung tinatanong mo, yes, bukas daw sila everyday. Tinanong ko rin kay kuya yon. At gusto ko palang magpasalamat kay Kuya JR. Kuya JR, tama po ba? Pero yun, salamat Kuya and kay Ate Christine na talagang assist sa akin. At nakakatuwa kasi naalala nila ako. Naalala pa nila ako from last year. Thank you sa inyo at babalik-balikan ko pa din talaga ang AMK. Kung nagtataka kayo kung anong meaning ng AMK, tanong nyo sa kanila pag pumunta kayo doon, ha? Lahat ng details nila, yung nasa calling card, ilalagay ko na po yan sa description box. Ngayon ko po sasabihin na kung magdadala kayo ng sasakyan, medyo mahihirapan po talaga tayo sa parking at hassle. Hassle pumunta doon ng nakasasakyan. So yun, kung kaya nyo mag-commute, take extra precautionary measures na lang siguro, mag-iingat lang lagi. Yun lang ha, it's based on my own opinion kasi mas practical kung magko-commute ka talaga papunta doon. Kung magtatanong ka rin about sa grado ng mata ko, sige, ilalagay ko na lang din siya sa description box. And that concludes my vlog regarding affordable or budget-friendly eyeglasses sa Paterno Street, ang very popular na lugar kapag magpapagawa ka ng salamin. Gusto ko lang ulit magpasalamat kay Kuya RJ. Sana po tama yung name na nabanggit ko. And kay Ate Christine sa pag-assist sa akin sa mga needs ko. Ang bilis ni Ate, grabe. Kapag may hinahanap ako, may binibigay agad siya. Thank you din kasi dahil ang dami kong eyeglasses na pinagawa. Ayun, binigyan nila ako ng libreng kung ano to, pero pandinas yata to ng salamin. Ayun. Thank you so much. Kung meron man akong hindi mga na-address or may mga question pa kayo, alam nyo na kung anong dapat gawin. So yun, thank you so much for watching this vloguhan. Till next time. Bye-bye!